Welcome back mga ka-toolbox. Sa video natin ngayon, isi-share ko sa inyo ang solar setup na ginawa namin para sa bahay ng parents ko. Ang setup na ito ay may total energy storage capacity na 1.8 kWh per day. Pero upgradable ito na kayang magdagdag ng hanggang 3.9 kWh na energy storage. Ibig sabihin, kapag na fully upgraded itong setup, ay kaya nitong makapag-supply ng energy sa bahay na may monthly energy consumption na 120 kWh. Maliit lamang ang setup na ito, kaya kaming dalawa lamang ng papa ko ang nag-install. Yan ang kagandahan sa pag-install ng solar power system. Kung hindi naman urgent ang project at hindi gaanong malaki, kayang makapag-install ng kahit konting manpower lang. Gaya na lang doon sa experimental solar power setup sa 8-part video series para sa DIY solar setup tutorial natin. Kung hindi mo pa napanood lahat ng video sa video tutorial natin, hanapin mo lang sa solar playlist ng channel natin or i-click nyo ang link na makikita sa itaas. Dito sa video na ito, first time ko ding ipapakita ang mga kuha ng experimental solar power setup natin na ginamit sa 8-part solar video tutorial. At ito yon. DIY na DIY talaga at napaka-experimental. Na-install ko ang setup na ito last year, December 28, 2019. Mabilis talaga ang panahon at magwa-one year na pala siya this coming 28. Ang pinaka-purpose kasi natin sa experimental setup natin ay ang makuha ang pinaka-optimized na setup para ma-proof ang mga theory na makikita sa mga FB groups or forums at ang mga personal theories na rin at higit sa lahat ang mga curiosities tungkol sa pagsosolar. Magiging guide din kasi ito sa mga future solar setup projects. May ipopost akong video sa susunod na upload tungkol sa result ng experiment natin sa setup na yan. Ipapakita ko doon kung ano ang mga naging problema sa setup na yan at ano naman ang mga gamit na pinalitan dahil na-prove natin na mali pala ang mga sabi-sabi. Ipapakita ko rin doon kung anong part ang naging walang silbi o iba ang naging purpose. At marami pang iba. Pero may konting pasilip lang tayo dito sa experimental solar setup na yon. Ito ang unang solar panel na ginamit natin doon sa experimental setup. Ito ay 150 watt na monocrystalline. Ang solar charge controller na ginamit natin ay 40 amps na MPPT. Ang battery ay itong 12 volt 100 ampere hours na gel type. At ang power inverter na ginamit natin ay itong 12 volt 1 kilowatt pure sine wave inverter. Again, i-upload natin sa susunod ang findings ng experiment na yan. So, balik tayo sa solar power project ng parents ko. Ang type ng setup namin ay ang off-grid solar power setup or in short, off-grid. Dahil palaging may brownout sa lugar namin at palaging under voltage ang supply ng distribution utility. Sa standard pure on-grid or grid-tied setup kasi, wala ka ding kuryente kapag may brownout sa distribution utility. Maliban na lang kung hybrid ang setup mo. Hindi gaya ng pure off-grid setup, brownout man o hindi, may power pa din sa bahay ninyo dahil may battery backup ang setup na ganito. Kaya lang, mas malaki ang gastos sa off-grid at mas matagal makapag-ROI dahil may kamahalan ang solar battery. So, una namin kinuha ang power ratings ng mga appliances
na gusto nilang gamitin within 24 hours. Seksyonal ang planong i-coconnect na loads sa solar power dahil medyo malaki ang loads ng kitchen nila. Hindi na muna isinama ang appliances doon maliban sa apat na ilaw na scheduled ang paggamit. Narito ang aming mga nailistang loads. Sa living area, ang mga LED bulb dito ay nagkukonsumo ng 48 watt hours, pati na din sa kwarto. Sa kusina naman ay 18 watt hours. At sa labas ng bahay, mayroong 30 watt hours. Ang consumption naman ng cellphone charger ay 16 watt hours. Ang electric fan ay 540 watt hours. Ang TV ay 150 watt hours. At ang aquarium pump naman ay 336 watt hours. Dahil doon, may total energy consumption na sila na 1,186 watt hours. Or pag ni-round off natin, para sa standard battery capacity, it is equal to 1,200 watt hours. Kaya, kinumpute ko na ang kakailangan ng battery. Para mas may allowable capacity pa, napagdesisyonan kong 24 volt system ang gagawin ko sa kanilang bahay. So, kailangan natin mag-series ng dalawang 12 volt battery upang maging 24 volt. Ngayon, para mas magiging safe ang gel battery natin, gagamit tayo ng DOD na 50%. Dahil doon, kakailanganin natin ang at least dalawang 100 ampere hours na 12 volt battery. Ngayon naman, ano ang kakailanganin nating solar panel para ma-full charge ang dalawang 100 ampere hours na battery araw-araw? Ang purpose ng panel ay ang mag-harvest ng solar energy para punan ang nawalang charge or energy sa battery na kinonsumo ng mga appliances. Dahil may total na 1,200 watt hours ang energy na kailanganin nila, kinonsider ko ang common assumption ng sun hours sa area namin na nag-average sa 3.5 hours per day. Ibig sabihin niyan, sa loob ng isang araw, 3.5 hours lang ang total at safest expected time na mag-harvest ang panel. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, na gaya ng pagkulimlim, ulan, ambon, panel tilting, at iba pa. Kaya yon at na-compute ko na kailangan nila ng dalawang 200 watt panel in total of 400 watt panel. May allowance pa sila sa result ng computation na ito. Dahil pwedeng umabot sa 1.6 kilowatt ang magiging harvest ng panel nila. Pwede na rin gamitin yun sa printers, wifi at iba pang gamit nila. Work from home kasi sila ngayon kaya nasa bahay nila ang printer at iba pang gamit para sa school. Monocrystalline ang pinili kong klase ng solar panel dahil mas advantage ito sa location ng bahay. Ngayon ay sa solar charge controller naman. Ang purpose naman ng solar charge controller ay ang mag-control sa power output ni solar panel papuntang battery. Kung hindi kasi kinokontrol ang power output ng panel, ay magkukos ito ng pagkapwersa ng battery. At dahil 400 watts ang total power ng ating solar panel, pwede na ang 20 amps na controller dito. Pero, plano ko kasi na upgradable ang setup nila. Kaya, dinoble ko na kaagad ang capacity into 40 amperes. At MPPT na ang pinili nating klase para ma-optimize ang harvest ng ating 400 watt na solar panel. At ngayon, sa inverter naman. Ang trabaho ni inverter ay gawing 220 volts AC ang 12 volt or 24 volt na galing sa battery upang magamit sa ating mga appliances. Makikita natin sa mga appliances natin sa bahay, 220 volts ang mga rating niyan, na gaya ng mga supply ng distribution utility natin na gaya ng mga electric cooperatives. Ngayon,
Ang total wattage na possible magsabay sa pag-andar ay 147 watts lamang. At dalawa lang ang motorized dito, ang electric fan at ang aquarium pump. Kaya, kaya na ng 300 watts na power inverter yan. Pero, again, dahil sa planong pag-upgrade ng setup na ito, mas maigi na lagyan na natin ang allowance. Kaya, 1000 watts o 1 kilowatt inverter na ang napili ko. At maganda din ito, dahil tested ko na ito sa almost 1 year na experimental setup natin. At PSW or pure sine wave inverter ang kailangan natin. Dahil may motorized na appliances tayo, ang electric fan at aquarium pump. So ayun, at kumpleto na ang sizing at pagpili ng mga materials. Kaya last November 17, bumiyahe na kami patungong Davao City. Almost 3 hours din ang biyahe papunta sa isang store sa Davao City upang bilhin ang mga materials. Yun kasi ang pinakamalapit na store sa amin na pasok sa budget ang presyo. Pagdating doon, binili na namin ang mga kakailanganin sa setup. Ang 200 watt monocrystalline na solar panel nila ay nagkakalaga ng 4,000 bawat isa. Dalawa ang kailangan natin, kaya may total na 8,000. Ang 40 amperes MPPT na solar charge controller ay 4,500. Ang 1,000 watts 24 volts na power inverter ay nagkakalaga ng 6,000. Nabili na din namin doon ang mga system protection na gaya ng circuit breaker at SPD at pati na din ang mga mounting parts. Kaya lang, hindi available ang L-foot at trailing. Pero okay lang, may paraan naman dyan. At yun nga, medyo okay na sana lahat. Kaso, hindi available ang 100 ampere hours na battery. Dahil sa hirap ng transportation papuntang Davao City, nakapag-decide kaming bumili na lang ng higher capacity na available sa kanila. At yun ay ang 150 ampere hours. Medyo mabigat at mabigat din sa bulsa. 8,500 ang isa, so total of 17,000. Yan kasi ang mahirap dito sa probinsya. Malayo sa mga seller ng mga parts na may saktong presyo. Plus, pahirapan pang makapasok sa mga lugar kung saan may available na materials. Dahil, pabago-bago ang guidelines ng pagpasok dahil sa pandemic. Meanwhile, tuloy pa rin ang 400 watts na solar panel kahit tumaas ang capacity ng battery. Medyo mahirap itong punuin pero limit na lang muna sa DOD. Next budget naman, dagdag na lang ng isa pang solar panel. Medyo mabuno kasi si client ng konti dahil mas mahal ng 2,000 pesos ang bawat isang 150 ampere hours kaysa sa 100 ampere hours. So, kinabukasan, unti-unti na naming in-install ang mga main components. Dito sa portion na ito nila na pagpasyahan na i-install ang inverter, controller, at pati na din ang mga system protection. Kaya yon at sinimulan na naming i-drill ang mga mounting points. At gumawa kami ng butas papuntang likuran upang maging malinis tingnan sa harap. Medyo natagalan lang sa pag-connect ng mga wires dahil kailangang i-bend at i-group ito ng malinis pa rin tingnan. Na-i-mount na natin ang inverter, controller at system protections. Sunod na ginawa natin ay ang wiring sa ceiling. Walang problema ang paggalaw sa itaas dahil malaki ang clearance sa ibabaw ng kisame. Medyo puzzled lang dahil medyo mahirap hanapin ang ibang connection dahil nakabaon sa ilalim na part ng beam ang ibang junction box. Isa din sa mahirap dito ay ang pag-sectionalize ng circuits dahil hindi pa isinama sa solar setup ang mga mabibigat na load na nasa kusina. Pero natapos din naman. At time na para ihulog ang mga wires at conduits. Sa likod na part naman namin planong ilagay ang 24 volt battery bank
Kaya, sakto din nakasama ang wire nito sa wire na galing sa ibabaw ng kisame. Ginawa ni Papa ng battery rack ang battery bank at ginawa na rin niya ng concrete base ang battery rack para mas magiging safe ang mga ito in case may vibration or worse yung lindol. Nung natuyo na, inilagay na namin ang dalawang 150 ampere hours na battery at kinonek ang mga wires at sensor. At ang panghuli ay inilapat na din namin ang dalawang tig 200 watts na solar panel sa itaas gamit ang anim na fabricated footing at improvised railing. Natapos namin ang installation last December 3. At sa araw din na yon, nakapagsimulang mag-operate ang solar setup nila. As of this time, maganda naman ang harvest at pwede pa silang makapagdagdag ng loads dahil nasa kalahati lang ang capacity ang nagagamit nila. As a matter of fact, may dalawang araw na umabot sa lagpas 2,000 kilowatt ang harvest nila. Minsan kasi, ginagamit nila ang solar during daytime habang nagta-charge. At ngayon, ay patuloy ang aming monitoring at unti-unti na din silang natututong mag-solar. Yes! So, in summary, narito ang list ng total amount na gasto sa setup na ito. 8,000 para sa solar panel. 4,500 para sa solar charge controller. 17,000 para sa battery. 6,000 para sa power inverter. 5,125 para sa wires, conduits at system protection. 1,000 para sa shipping. 1,001 para sa aluminum at mounting parts. At 650 para sa welding jobs ng footing at fabricated na rack. Mga bossing, mahal ang pagsosolar. Mahal ang mga components o materials nito. Pero, hindi mababayaran ang comfort na binibigay nito kapag brownout ng ilang oras. At ito ang gamit sa bahay na nakakabawas ng gastos lalo na sa kuryente. Hindi tulad ng kadalasang appliances na nakakadagdag sa gastos. At payong kapatid lang sa mga gustong magkaroon ng sariling setup, hanggat maaari, gumamit ng tamang devices at size ng components upang magiging safe ang solar power setup at upang ma-optimize ang capacity ng bawat component ng system mo. At ang pinaka-importante, ang safe computation ng bawat materyales. So, yan po ang kabuuan ng video na ito. Sana po ay may naidagdag akong kaalaman sa inyo. Sa channel na ito, marami pa tayong pag-uusapang detailed topics tungkol sa field ng electrical. Kaya, subscribe na at pakipindot na din ang notification bell para ma-notify kayo agad sa mga updates natin. Salamat mga katoolbox!